Mendokoro Ramen ba? Na-try mo na ba? Anong meron? Bakit sikat siya? Yung soup, yung noodles, yung toppings, anong lasa? At yung ibang bestsellers, nakakabusog ba? Yung presyo, mahal o mura? Mga katanungang gumugulo sa isipan. And for today's video, samahan niyo ako. Alamin ang kasagutan. Dito na tayo sa Mitsukoshi Mall, BGC. Paakyat sa Mendokoro Ramen ba? Nasa labas ang entrance niya. Pagpasok pa lang sa Mendokoro, lakas makasosyal at kakaibang ambience dito. Mantakin mo, sandok ginawang disenyo. Siguro itong mga sandok kung bibilangin mo nasang mahigit 3,000. Tsaka yung accent wall, detalyado. Yung warmth ng overall wooden design, it's giving. Pero malamig sa mata, kaya naman welcoming. Ang proseso, pipila sa counter para umorder. Pagkabayad, wait to be seated, call ka nila later. Pag may nabakanting upuan, lalapitan ka na ng server para dalhin sa paikot na table to wait for your order. Ang in-order nga pala natin ay ramen na super chashu. Nasa kategori siya ng tonkotsu o yung sabaw galing sa nilagang buto-buto at pinalasa ng kanilang mga sikretong rekado. Soy-based ramen o shoyu ang order nating malakas. Thick, flavorful broth, rich and silky, malapot, madulas. Yung noodles, sakto. Gitna lang ng lambot at tigas. Yung chashu o braised pork belly, may grilled smoky flavor na kumakatas. Sabaw niya, konting alat na may konting asin. Yung chashu, sobrang lambot niya. Pag hinila mo siya, nagpo-fall off siya kagad. O, tingnan mo. Di ba? Naghihiwalay siya kagad kasi sobrang lambot. Try natin. Manamis-namis. Parang barbecued na konti. Huh? Nakakabusog ba yan? Yung serving para sa akin, medyo heavy naman. Sa kapal ng super chashu, mabigat yung taba at laman. Pero swabing uyain, may kalambutan. Double marinated at slow cook ba naman? Kaya yung smoky flavor, maaamoy, malalasahan. Yung sinasabi lang, ano, melt in your mouth. Sarap. And yung noodles, dagdag din sa kabusugan. Plus yung sabaw, baka nga mapahagod ka pa sa tiyan. Sarap. Ito naman ang tamago. Soft-boiled egg malasado. Para yung matapang na flavor ng ramen madisimulado. Pangdagdag, pangkompleto. Umorder din pala tayo ng tantanmen para matikman. Ito yung version nila ng manghang. Imbis na chashu, ang inilagay naman nila giniling na baboy. May green leafy vegetable on top na kung tawagin ata ay bok choy. Creamy, nutty, malasa naman. Spicy ramen pero di kagaanong pagpapawisan. O baka dahil malakas lang yung aircon at may kalamigan. Parang longganisa yung giniling na nakalagay. Parang maanghang-ahang na longganisa na malasang-malasa. Sa unang isa, maanghang pero pag sunod-sunod yung subo mo, yun na, nararamdaman mo na. May sipa naman yung anghang pero di ka tatadyakan. Sapat lang para lalo kang ganahan. Meron ding gyoza na malinamnam. Nagpa-pop ang flavors lalo kung galing sa usawa. May pagka-crispy itong pan-fried Japanese dumpling. Juicy, lasang-lasa yung veggies at giniling. Maalat-alat na maasim-asim. Yung service medyo may konting katagalan. Pero understandable naman. Ganun siguro talaga pag quality. Di pwede sa madalian. Pero hindi ka naman maiinip kung tutusin. Nakakaaliw yung mga staff sa open kitchen. Para silang nagpe-perform sa paghango ng pagkain. Kitang-kita o walang daya, parang magic. It's amazing! Pagdating sa presyo, mahal kung tutuusin. Pero sulit naman siguro kung sa value for money mo kukunin. Quality na pagkain at ambiance na yayamanin. Mabigat man sa bulsa pero yung lasa naman uplifting. Pwede naman siguro pag-ipunan kung sa mga ganito kakain. Para mo na lang siguro itong reward for being hardworking. Treat yourself from time to time dahil talaga namang deserve mo rin ang anumang comfort food na nakaka-happy at nakakagaan ang feeling. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Sana ayos ka lang dyan, nasan ka man. Salamat at nagkasama tayo kahit saglit lang. Ano man ang problema, kaya mo yan. Ikaw pa, kain sa'yo yan. Ingat lagi! More blessings sa'yo. Kita tayo ulit sa next video. Hindi lahat ng masarap, mahal. Hindi lahat ng mahal, masarap. Pero sa lahat, ang masarap, ang magmahal. Peace, tamis.